Hello, good morning. Magandang araw sa inyo. So, meron tayo ditong i-re-refer na Epson. Ang model niya ay L120. So, ang problem niya kapag binuhay siya, ayan. So, nagbi-blink siya ganyan. Tapos, nireset ko na rin siya sa factory reset. Ayaw niya gumana. So, kung i-check naman natin, buo yung mga wiring niya. So, subukan ko siyang i-open kung anong problema niya. May problema sa loob. Kasi sabi ng may-ari, may nakita siyang daga sa loob. May mga natanggal siyang dumi. So, i-check ko siya. Bakit sa factory reset, okay. Ano na siya, nag-i-error siya. So, remove lang natin yung tornilyo dito, tornilyo. Saka, tornilyo dito, tornilyo dito. Tapos, open ito. Yan. So, remove lang natin. Pakita ko sa inyo. So, yan. Nangalig ko na siya. So, tanggalin natin ito. Ito. Para mabatak natin yung intang. Yung takip. Okay. Tapos, natin ito may tornilyo. Natin ito. Tapos, balik ko siya. Para hindi manapo ng ink. Tapos, natin yun. So, tayo natin. So, angat natin nyo. So, ayan. So, buksan na natin siya. So, una natin nakita. Ang inatgat siya ng daga. Ito siya. Putol siya. Ayan. Kaya, hindi siya nag gumagana. So, yun yung problema pala niya. So, ang kanyang hose, yung ink sa punta sa labas, is inatgat din ng daga. Ito, yung mga pinagatgatan pa siya. So, yan yung problema niya. Yung napansin natin. Yan. So, inat-ngat pala siya ng daga. Kaya pala hindi gumagalaw itong pinaka ano niya. Yan.
tsaka pa dito, okay naman dito sa board. Okay siya. Itong wiring, oh, may namang natatin siya ng daga dito. So, hindi naman siya putol. Ito. Cable, okay naman ang cable. So, ito lang yung problema niya, nakita ko. Gagawin ko na lang dito ay hihinan ko na lang siya. Yan, hinangin ko na lang muna. Sakaling para makita natin kung gumagana pa siya. Ha, so, hinangin lang natin. Painit ang panghinang. So, yan, hinangin natin. Ayan, nahinang na natin. So, i-try ko na siya kung gagana na. Check natin. So, yun lang yung naging problema. Hininang ko na siya. Nakabit ko na yung sa motor para gumalaw itong cartridge niya. Ganun. So, hindi naman putol yung kanyang maingat-ingat lang, pero pwede pa naman siya. Kaya, try natin. So, power on natin. Naka-plug na yung power. Plug na. Cable. So, press natin yung kumawala ang error. Ayan. Ayan, umiikot na siya. Mayroon siyang dumi. May dumi. So, okay na siya, oh. Mayroon na siyang power. Hindi na nagbiblink yung kanyang sa kanyang stop. Ayan, kasi gumagana na siya. I-try nga natin mag-tispring. Sprint tayo. Ayan. Ito yun. L120. L120. Tapos T-sprint. Lagyan muna natin yung pila. Magagana. Send tayo ng print. T-sprint. Close. Check natin. Function siya. Gumagana. Wala naman siyang error na lumabas. Kumana na siya. Yan. Yan po. So, success na siya. Yan. Kumana na. Okay na po yung printing niya. So, bali yun lang naging problema niya. Yung kanyang sa motor. Kaya hindi gumagalaw to. So, may error siya dito. Full blinking. Tapos pag nireset natin siya, nakiklear naman yung ink pad niya eh. Nagiging 0% naman siya. Tapos pag ini ano naman natin, parang factory reset gamit itong kanyang serial, so hindi siya ma-reset. Nag-e-error siya ng code. Ang error niya ay 200 something ganyan, 00 computer code error. So yun yung error niya. Kaya, ang naging ano pala niya, issue niya is motor problem. Kinain siya ng daga.
Yun. So, yun pala issue niya. So, pakita ko sa inyo kung ano yung error. Subukan natin siyang i-reset para makita natin, ano? Para makatulong sa mga nagagawa ng printer. Pakita natin. Ayos ko lang siya. So, ito yung error niya. Yan. Magpinawar natin. Tinagal natin yung motor. Halimbawa, problema ay motor. Yan. Ito yung error niya. Double blinking. Ngayon, siyempre unang ginagawa minsan is nire-reset. Reset natin siya. Ito. Para makita ninyo kung ano yung error. Yan. Try ng reset. Tapos, nire-reset natin siya. Yan. Halimbawa, ito. Try natin yan. Ah, hindi na muna tayo doon. Para hindi ano. Yan. Yung waste ink pad counter. Check natin siya. Ayan. Check natin siya kung may laman. Kasi na-reset na siya nung may-ari. Ayan siya. 0-0 na siya. Ayan. So, ibig sabihin, hindi mo na siya kailangan pang i-clear. Kasi 0-0 na naman siya. 0-0 naman siya. So, punta naman tayo ng dito tayo sa sana natin sana ba ibig sabihin yung sa error niya hindi siya factory reset eh. Dito tayo sa initial settings. Try natin initial settings. Ayan. Pag in-input kasi natin yung product niya. Subukan natin. Subukan ko siyang i-input para maintindihan ng lahat. So, yung serial niya ay TP3K TP3K P3K 89 6 7 89 6 6 7. Ayan. Tapos 4-1. Tapos include ulit natin siya. TP3K tapos 89 6 7 89 6 7. So, yun na lang natin namin yung malabo. Ayan. Ano lang natin yan. Parang i-re-retype lang. Re-re-input. Ayan. So, i-reset natin siya. Perform. So, ayan. Perform. Yes. Ayan. Winboot has been already initialized. Okay. Makikita natin. Ayan yung code ng error niya. Ayan. 15DD4C. Yan yung error niya. Ang cause niya pala, kaya nag-error siya ng ganun pag nire-reset ay yung motor niya. Ang ibig sabihin, hindi gumagana yung motor. Kaya, pag binalik natin, nakaka-encounter kayo ng error na ganun, ang code. So, check nyo lang yung sa motor. Kasi yun lang naman yung naging problema niya. Motor. Yan yung error code niya pag nare-reset. So, ayan yung ating ano, yung naging problema. So far, so okay naman siya. Yun lang, kukunik lang natin yung motor. Kaya palitan natin ang motor kung yun ang sira. Tapos test print natin, ito na lalabas. So, okay na siya. Yun lang yung naging problema niya. So, salamat po sa inyong panonood hanggang dito ng aking video. Sana kahit papano ay may natutunan kayo sa ginawa natin na ito. So, okay na po siya. Sulit na sa kasal. Hanggang dito na lang. Bye-bye.